Hello mga kastrets! So yung mga kastrets, samahan nyo kami, ipapasyal natin si Bebby, ang aming munting aso. Ayan, ipapasyal namin siya dito sa may outlet. Dito sa Lima Outlet, Malvar, Batanga. Bali, pangalawang beses na ni Bebby punta dito sa Lima Outlet. Kasi nung unang punta niya dito ay umuulan, kaya hindi siya talaga nakapag-walk-walk ng ganan, kasisteret. Kaya tignan nyo, ang likot niya, gusto niya na talagang tumakbo ng tumakbo. Hindi pa namin siya mabitawan dyan mga kasisteret, kasi nga first time niya kasing tatakbo dyan mga kasisteret. Kaya niisip namin baka mamaya tumakbo siya, hindi namin siya agad mahuli. Kaya ayan ang mami niya, hindi makapag-desisyon kung papakawalan ba si Bebby. Kaya ayan, o, diba, pagod ang mami niya. Bebby, o. Bebby. Awa ka. Hindi ka marunong. Bebby. Yan tayo. Bebby. Dito, dito, dito. Dito. Dito ka si Te. Dito ka. Bebby. Bebby. Ayun, dali. Bebby. Bebby. Dalian mo. Bebby. 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 Bebby, Bebby. Ate, sige, talaga mo yung tumakbo. Hindi mo na kumano maganda. Bebby, layo-layo kayo. Lumayo kayo sa akin. Bebby. Ate, gustong-gusto na talaga tumakbo ni Bebby. Kasi napakalawak talaga na takbuhan dito sa may Lima Outlet sa mga aso. Ayan, ayan, napapakawala na siya ng mami niya. Tignan nyo guys, ayan na. Yay! Ayan, diba? O, diba? Parang nakakawala sa ewan ko si Bebby. Ayan, diba mga kasister? O, sige, ikot siya ng ikot. Hinahabol niya yung mami niya. Yung mami niya, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Ayan, diba? Hindi naman pala mahirap pakawalan si Bebby mga kasisteret. Ayan, medyo kasi nanibago kami kasi nga hindi kami sanay napapakawalan si Bebby sa malawak na lugar. Masanay lang kami na nasa bahay lang siya. Ayan mga kasisteret. Kaya nung pinakawalan namin, wala na talaga kaming kasama dyan mga aso mga kasisteret. Kasi nung unang dating namin, may kasama kaming ibang aso dyan mga kasisteret. Kaya takot pa kami pakawalan siya kasi baka mamaya mang-away to si maldita Bebby. Ayan, diba? Nagtakbo-takbo na sila ng mami niya. Ayan, medyo kasi maldita na to si Bebby. Habang nalaki, nagmamaldita. Ewan ko ba dito sa Bebby ng aray. Pero mabait naman yan si Bebby. Tingnan nyo naman mga kasisteret. Kaya pinakawalan na namin siya. Ito na yung pagkakataon niya para ilabas ang kanyang ligalig. Kasi sobrang ligalig talaga niya mga kasisteret. Grabe pa naman niya mag-hyper dito sa amin. As in, binubunggo niya yung pati yung upuan, lamesa at pinto namin. Pero kahit ganun siya ka-hyper, abay, love na love namin yung aso na yan. Siyempre, pati yung nag-iisa namin si Whitey. Kasi dalawa sila dito ang aso namin sa bahay, si Bebby at saka si Whitey. Bali, si Whitey ang una naming aso. Since pagkabata pa lamang ay nakatali na siya dun sa may labas namin, kaya hindi na namin siya pinapakawalan. Kasi nasanay na siyang nakatali. Nandun ang pangalawa naman ay si Bebby. Si Bebby naman hindi na namin siya naitali kasi mabait naman siya. Hindi naman siya nagngangat-ngat ng mga gamit namin sa bahay. Si Whitey kasi nung pagkabata pa lamang niya ay natuto na siyang magngat-ngat lalo na ng mga tsinelas. Kaya naitali na namin siya. Si Bebby naman ay hindi naman kaya mabait itong si Bebby. Kaya dito lang siya sa loob ng bahay, nakakatabi din namin siya pagtulog. Kaya naitry din namin ilabi si Bebby dito sa may outlet. At nung una nga, naigala namin siya dito sa outlet. Kaso, umulan, kaya hindi siya nakapaglakad-lakad. So, ngayon, pangalawang paggala namin, ay nakapaglakad-lakad naman siya. Tinignan namin kung paano ba siya magtatakbo. At sobrang hyper nga kanya mga kasisteret. Kaya hinayaan namin si Bebby magtatakbo na magtatakbo. Ayan, kasi nga naman, ngayon lang naman siya nakalabas ng bahay. Kaya kaming dalawa din ng kapatid ko ay pagod ka tatakbo. Aba, hindi lang si Bebby ang takbo ng takbo, pati kami. Kasi kapag hindi ka tumakbo, hindi yan tatakbo. Gusto niya lagi kami susundan. Kaya yan, o diba, pagod na pagod kami at katatakbo. Kaya may aso din kaming kasama na dyan. So, bali, natatakot yung mami niya na hindi namin kapitan yung tali niya. Kasi nga, baka nga bigla mag-away yung mga aso. Syempre, hindi naman natin alam. Mamaya, bigla mag-away yung mga aso. Diba, madami din tayo napapanood ng mga ganun. Bigla-bigla na lang nag-aaway. Kaya pag may mga aso, kinakapitan namin si Bebby. Bali, dyan na rin kami inabot ng gabi. Ayan, nilakad-lakad na lang namin si Bebby. Na after din yan, ay uuwi na rin kami. Hindi na rin kami nakapag-ikot-ikot kasi nga napagod na kami katatakbo mga kasisteret. Grabe ang pagod namin katatakbo kasama si Bebby. Ayan, ikot-ikot lang kami mga kasisteret. Takbo-takbo.
At dahil napagod nga ang aming pebe, ayan mga kasister, buti na lang nagdala kami ng tubig. Uhaw na uhaw ang aming pebe. Ayan, nagpahinga lang kami dyan, umupo lang kami saglit. And then, umuwi na rin kami mga kasister at pinainom lang namin saglit si pebe. Then, pagdating namin sa bahay, ayan siya mga kasister. O diba? Tinanggalan na ng damit ni mama at sinuklayan na ni mama at after niyan mga kasister at matutulog na ang kawabang pebe. Akala mo naman anong nangyari? Akala mo'y sinap. Yan yung mga kasister at antok na yan mga kasister at pag-uwi namin sa bahay. Kumain lang kami and then ayan na siya. Bagsak na siya mga kasister at antok na siya. Balikan na siya gabi-gabi mga kasister at pinupunasan siya ni mama at sinusuklayan yung kanyang buhok. O diba? Bangag na bangag. Kung nagsasalita lang siya gusto na niya sabihin, gusto na niyang matulog. Tingnan niyo mata niya mga kasister at antok na. Till my shadow turns to sun rays.